الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مغا ليبنا الله مغا منا محلان مغا كفتين سبنا من فرطاية الإسلام. Pasalamatan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala na muli tayo ay nakakapagsagawa ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Umabot sa araw ng Jumu'a at makakapagsagawa ng pagdarasal sa araw ng Jumu'a, kung saan sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sa pagitan ng dalawang Jumu'ah ay may nakapaloob na kapatawaran. Pasalamatan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala sa biyaya ng gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa biyaya na kapatawaran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga lipin ng Allah, mga minamahal namin mga kapatid sa pananampalatayang Islam, katotohanan na ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay tinuruan niya tayo ng napakaraming katuruan. Ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay ginabayan tayo sa ating mga gagawin, dapat gawin dito sa mga mundo, dito sa ating mundo at sa kabilang buhay. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. Sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ang mu'min na kawi, ang mu'min, isang mananampalatayang malakas, malakas ang pananampalataya, may malakas na iman, masipag sa paggawa ng kabutihan, masipag sa pagsunod sa mga kautusan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masipag sa pag-iwan sa mga ipinagbawal ng Islam, ay mas mainam naman at kaibig-ibig sa Allah kaysa sa mu'min na may kahinaan sa mga bagay na nabanggit. Wa fi kulli khair. Ngunit sinabi naman ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sa kanilang dalawa ay may kainaman pa rin. Dahil parehas silang naniniwala, parehas silang nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatapos ay tinuruan tayo ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at kanyang sinabi, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jiz wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kana kadha wa kadha walakin qul qadarullahi wa ma sha'a fa'al aw qadarallahu wa ma sha'a fa'al fa inna law taftahu 'amala ash-shaytan. Sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk. Pag sumikapan mo ang mga bagay na makakabuti sa iyo. Ang taong nais niyang maging matagumpay dito sa mundong ito ay hanapin niya ang mga bagay na makakabuti sa kanya sa mundong ito. Kung gusto mong maging matagumpay sa iyong pag-aaral, magbasa ka. Magsaulo ka, mag-review ka, magtanong ka sa iyong mga guro, magsulat ka. Kung gusto mong maging matagumpay sa iyong hanap buhay, magsumikap ka. Ihris ala ma yanfa'uk. Pag sumikapan mo ang mga bagay na makakabuti sa iyo. At ang taong nais maging matagumpay sa yawm al-qiyama, ay pagsumikapan niya ang mga bagay na makakatulong sa kanya upang makapasok sa Jannah at upang makaligtas mula sa Jahannam. Kung gusto mong makapasok sa Jannah at makaligtas sa Jahannam, ay sumunod ka sa mga kautusan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at iwanan mo ang lahat ng ipinagbabawal sa Islam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Sinabi ng رسول الله صلى الله عليه وسلم lahat ng aking umma ay makakapasok ng Jannah, makakapasok sa paraiso, maliban lang sa kung sinong tatanggi. Nagtaka ang mga sahaba radiyallahu anhum dahil sino nga ba sa mga tao na kapag sabihin mo sa kanya na makakapasok ka ng paraiso, siya pa itong tatanggi. Kaya napatanong ang mga sahaba, waman ya'ba ya Rasulallah? At sino naman ang tatanggi sa pagpasok ng Jannah ya Rasulallah? Qal, man ata'ani dakhalal Jannah wa man asani faqad aba. Sino man ang sumunod sa akin, sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sila ang makakapasok sa paraiso. At sino man ang sumuway sa akin, ay sila ang mga tumanggi na pumasok sa Jannah. Ihris ala ma yanfa'uk. Kung gusto mong makapasok sa Jannah at makaiwas sa parusa ng impyerno, ay pagsumikapan mo ang paggawa ng mga mabubuti, pagsumikapan mo ang pagsunod sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At kung gusto mong maging matagumpay, ay huwag na huwag mong sasayangin ang mga oras mo sa mga bagay na hindi naman makakadagdag ng kabutihan sa iyo. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala,
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. Sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kasama sa kagandahan, kabutihan ng Islam ng isang tao ay ang pag-iwan niya sa mga bagay na hindi naman sa kanya makakatulong o hindi naman sa kanya makakadagdag ng kabutihan. Huwag na huwag mong igugol ang mga oras mo sa mga bagay na magiging hadlang sa tagumpay mo dito sa mundo at sa kabilang buhay. Ihris ala ma yanfa'u. Pagsumikapan mo ang mga bagay na makakabuti sa'yo. Wasta'in billah. At humingi ka ng tulong sa Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag mo rin kakalimutan na humingi ng tulong sa Allah. Huwag mo rin kakalimutan na humingi ng tulong sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag nagawa mo na at naibigay mo na ang iyong makakaya, ay huwag na huwag mong kakalimutan na humingi ng tulong sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil kahit ano pa ang gawin mo, kung hindi ito ibigay sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay hinding-hindi mo ito makukuha. Itinuro sa atin ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kahit gaano tayo katalino, kahit gaano tayo kayaman, kahit gaano tayo kalakas, ay nananatili tayong mahihina at nangangailangan ng tulong mula sa Allah subhanahu wa ta'ala para makamit at makuha ang ating mga ninanais. At sa sobrang pangangailangan natin sa tulong ng Allah, ay palagi nating nabibigkas, palagi nating nababanggit, at palagi nating binabasa sa bawat sala ang sinasabi ng Allah, ang salita ng Allah, Iyaka na'bud wa Iyaka nasta'in. Ya Allah, sa iyo kami ay sumasamba at sa iyo kami ay humihingi ng tulong. Ihris ala ma yanfa'uk. Wasta'in billah wala ta'jis. Sinabi ng Rasulullah, pag sumikapan mo ang mga bagay na makakabuti sa iyo at humingi ka ng tulong sa Allah, pag nagawa mo na ito, ay huwag mo rin kakalimutan at huwag kakaligtaan na iwasan mo rin at iwanan mo rin ang mga bagay na makakahadlang sa mga gagawin mo at sa iyong pagtatagumpay. Wala ta'jis. Kapag nagawa mo na ang iyong makakaya, humingi ka na ng tulong sa Allah, ay iwanan mo ang mga bagay na magiging dahilan upang hindi mo makamit ang iyong mga ninanais. La ta'jis ay la taksan. Huwag kang tatamarin. Gusto mong pumasa sa paaralan? Mag-aral ka. Magpuyat ka sa pagre-review. Magbasa ka. Gusto mong yumaman? Magtrabaho ka. Maghanap buhay ka. At huwag kang patulog-tulog lang at palaro-laro lang. At kung gusto mong makapasok sa Jannah, sumunod ka sa mga kautusan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mga ipinag-utos sa Islam at iwanan ang mga ipinagbabawal na siyang makakahadlang sa pagpasok mo sa Jannah. Kaya nga, isa sa kahilingan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udhu bika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, ako ay nagpapakupkup sa'yo mula sa kahinaan at mula sa katamaran. Aqulu ma tasma'un, astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanb, fastaghfiruhu innahu huwa tawwabur rahim. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعليه نتوكل والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, سنابنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كربتم من حديث ندر, وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لو أني فعلت كان كذا وكذا, ولكن قل قدر الله وما شاء فعل, فإن لو
تفتح عمل الشيطان. Pag nagawa mo na ang iyong makakaya at pagkatapos ay humingi ka na ng tulong sa Allah subhanahu wa ta'ala at pagkatapos ay iniwan mo na ang mga bagay na maaaring maging hadlang sa mga ninanais mo, ang susunod na gagawin mo ay ipaubaya mo sa Allah subhanahu wa ta'ala ang resulta ng mga ginawa mo. At huwag mong sasabihin na kung ganito sana ang ginawa ko, ay ganito ang nangyayari. Walakin kul, kadarullahi wa ma sya'a fa'al. Kapag hindi mo nakamit at nakuha ang gusto mo, pagkatapos na nagawa mo na ang mga bagay na dapat mong gawin, at pagkatapos mong humingi sa Allah subhanahu wa ta'ala ng tulong, at iwanan yung makakahadlang sa mga gusto mo, at hindi mo pa nakuha ang gusto mo, ang sabihin mo, qadarullahi wa ma sha'a fa'al. Qadarullahi wa ma sha'a fa'al. Ito ay qadar ng Allah, at kung ano ang naisin niya, ay yun ang ginagawa niya. At huwag na huwag mong sasabihin na law anni fa'altu kana kada wa kada. Huwag mong sasabihin na kung ganito sana ang ginawa ko, edi ganito sana ang resulta. Dahil yung salita na yan ay pintuan ng shaytan. Napapasok ang shaytan sa ating isipan at ililigaw tayo ng shaytan na hindi natin tatanggapin ang kadar ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano nga bang sinabi ng Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Walau anfaqta mithla uhudin zahaban ما قبل الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير ذلك لكنت من أهل النار. At yan ang gusto ng shaytan. Sinabi ng Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam na kahit paman magbigay ka ng kasing laki ng Uhud na ginto ay hinding-hindi tatanggapin ito ng Allah subhanahu wa ta'ala hanggang sa maniwala ka sa kadar ng Allah, hanggang sa maniwala ka sa itinakda ng Allah. Wa ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, at kung ano man ang mga dumating sa iyo ay hindi kailanman pagkakamali, at kung ano man ang hindi dumating sa iyo ay hindi kailanman darating sa iyo. Walau mita ala ghayri dhalik, at kung mamatay ka man na hindi naniniwala sa kadar ng Allah, lakunta min ahlin nar. Ikaw ay magiging kasama sa mga tao sa impyerno. At yan ang gusto ng shaytan, na mahila niya ang mga tao sa impyerno. Kaya huwag na huwag nating sasabihin na kung ganito sana ang ginawa ko, ay di ganito ang resulta. Yan ay isa sa mga katuruan ng Allah, ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa atin, na gininto ang katuruan. Ihris ala ma yanfa'uk. Pag sumikapan mo mga makakabuti sa iyo, wasta'in billah, pagkatapos ay humingi ka ng tulong sa Allah para makuha mo itong makakabuti sa iyo. Wala ta'jis, at huwag mong gagawin yung mga bagay na makakahadlang doon sa mga pinapangarap mo, minimithi mo at gusto mong makuha. Katuruan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na hindi kailanman kayang bayaran ng pera. Ibadallah, inna Allah amarakum bi amrin bada'a bi nafsihi faqal, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayuhal ladhina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وارض اللهم عن خلفائك الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مستقرا وسائر بلاد المسلمين.
اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه واصرف عنا كيده واكفنا شره إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح ولاة أمورنا واجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أصلح بطانتهم وأبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين. اللهم أمدهم بعونك، اللهم وفقهم بتوفيقك، اللهم اجعل عملهم خالصا لوجهك واجعله في صالح الإسلام والمسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.